Pangsanlibutang ulat. Oras na ba para tumigil? Pedro, October 12, Arizona. Ito ay isang mahirap na araw. Nagpa siya si Pedro na oras na para magbitiw bilang punong guro ng Holbrook Seventh-day Adventist Indian School sa Arizona. Sa palagay ko ay ito na nga, sabi niya sa kanyang asawa. Sa tingin ko ay oras na para maghanap ako ng ibang trabaho. Ito ang simula ng 12 taon ni Pedro bilang punong guro. Katatapos lang niya ng mahihirap na pakikipag-usap sa ilang tauhan. Iniisip niya ang mga hamon ng school year. Ang pasanin ay tila napakabigat. Ngunit pagkatapos ay naalala ni Pedro na siya ay nangako sa Diyos sa kanyang unang araw bilang punong guro. Nanalangin siya, "O Diyos, mayroon kang malaking gampanin na dapat gawin para tulungan ako sa trabahong ito. Mananatili ako rito hanggang sasabihin mo na titigil na po ako." Si Pedro ay malungkot ng araw na iyon. Tila ba napakabigat ng araw na iyon para sa kanya. Kaya nakipag-usap siyang muli sa Diyos. "O Diyos ko, naaalala ko ang aking pangako," sabi niya. "Ayaw ko pong maging sinungaling. Kayo po ba ang nagsasabi sa akin na oras na para ako ay umalis?" Hindi nakatanggap ng agarang sagot si Pedro. Kaya, ginawa niya ang madalas niyang sinasabi sa mga guro at estudyante ng Holbrook. Hinintay niya ang tamang oras na sumagot ang Diyos. Lumipas ang isang linggo. Pagkatapos ay nabalitaan ni Pedro na ang isang batang babae na nakatapos ng unang baitang sa Holbrook, 2 taon na ang nakakaraan ay gustong bumalik sa paaralan. Ang batang babae, na si Rain, ay mahalaga sa kanya at napakatalino. Pinatigil muna siya sa pag-aaral ng kanyang magulang sa loob ng 2 taon dahil sa takot sa COVID. Maraming mga magulang ng katutubong Amerikano ang hindi nagpaaral sa kanilang mga anak sa loob ng 2 taon na iyon. Nalungkot si Pedro nang hindi nag-enroll si Rain sa school matapos ang kanyang unang taon. Ngunit nagdududa siya sa balitang ito na muli nang magbabalik si Rain sa school dahil 2 beses na niya itong narinig na babalik na si Rain ngunit hindi siya dumarating. Pagkaraan ng ilang sandali, nabalitaan ni Pedro na handa na ang ina ni Rain na magpunta sa school para makausap siya. Noong panahon na yon ay marami nang nakausap si Pedro na mga magulang ng mga batang bumalik na matagal nang nawala. Excited si Pedro na makita ulit si Rain, ngunit hindi siya masyadong umaasa at baka hindi na naman kasi matuloy ang kanilang pagpunta. Nang magpa-schedule ang ina ni Rain 10:00 ng umaga sa araw ng Biyernes ay lalong tumaas ang emosyon at pananabik ni Pedro na makita ang muling pagbabalik ng paborito niyang bata. Naisip ni Pedro, talagang mangyayari na ito. Noong Biyernes ng umaga, nakita ni Pedro ang isang kotse na huminto sa parking lot ng paaralan. Nanatili siyang nakatingin hanggang sa may bumaba sa sasakyan. Si Rain at ang kanyang ina. Naglakad sila papunta sa gusali ng pangasiwaan. Agad na sinalubong ni Pedro ang mag-ina habang papalapit sa administration building. Nakita siya ni Rain at tuwang-tuwa na tumakbo papunta sa kanya. Sa sandaling iyon, alam ni Pedro na mayroon ng sagot sa kanya ang Diyos. Hindi pa oras para umalis siya sa Holbrook. May plano pa rin ang Diyos para sa kanya sa paaralan. "Namiss kita," sabi niya kay Rain. "Namiss din po kita," sagot naman niya kay Pedro. "Masaya akong makita ka," tugon ng principal. "Masaya rin po akong makabalik dito," sagot naman ng bata. Pagkatapos mag-usap ng nanay ni Rain at ni Pedro ay itinanong ni Rain kung pwede muna siyang maglaro sa palaruan bago sila umuwi. Namiss niya kasi ang mga swing, slide, at iba pang kagamitan sa palaruan. "Okay, sige, pero magsabi ka sa akin bago kayo umuwi para makapagpaalam ako," sabi ni Pedro. Maya-maya ay bumalik na si Rain sa opisina ni Pedro. "Paalis na po kami ngayon,"
Sabi niya, "Sige, pero hindi ako makapaghintay na makita ka sa araw ng pagpaparehistro sa 13," sabi ni Pedro. "Maaari mo po bang gawin iyon ng mas maaga?" tanong ni Rain. "Gusto mo bang bumalik dito ng mas maaga?" sagot naman ni Pedro. "Opo sana," sagot ulit ni Rain. "Okay, sana magawa ko iyan," sagot ulit ni Pedro. "Hindi ba ikaw ang punong guro? Kaya mong gawin ang lahat," sabi ni Rain. Tunay na maaaring gawin ni Pedro ang anumang bagay, dahil kasama niya ang Diyos. Sabi nga sa aklat ni Filipos, "Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin." Filipos Kapitulo 4 Versikulo 13. Salamat sa inyong 13th Sabbath offering na sumuporta sa Holbrook Seventh-day Adventist Indian School. Ang dalawang pinakahuling 13th Sabbath offering para sa North American Division na nakolekta noong 2018 at 2021 ay nakatulong sa pagtatayo ng bagong gym at multi-purpose building sa campus. Salamat po sa pagpaplano ng mapagbigay na handog.